Kasi napakaganda ng simula eh. Kasi eh parang expected mo kasi obviously eto nga si Eko Roni Saputra is a wrestler. Obviously yun kung ano, ano ang obviously yun kung anong gagawin niya from the get-go. Ngayon, nung tinamaan mo ng right hand kasi he attempted a takedown eh. Pero natin pero na-depend mo maayos and then bumato ka ng quick right hand. Nung tinamaan mo ba, obvious ba na parang naramdaman mo na ay, hindi na to makikipagpalitan sa akin? Oh, akala ko nga medyo umano eh. Akala ko talaga bumagsak talaga doon eh. Kaya sinundan ko na agad ng sipa. Pero tuloy pa rin. Alam mo. Nakita ko na ano, nakita ko talaga na hindi makikipagsabayan ng striking. So medyo ano ako doon. Naging alam ko na kaya sa striking kasi hindi bumabato. So ayun, yung sa wrestling kasi tinitake down ako. Ano talaga, admitted ako na hindi talaga ako ano sa takedown defense. Hindi kami yung preparation talaga kasi nung laban. Actually, two weeks lang talaga yung notice. Kasi, di ba, nung inintay pa pala yung laban niya, inintay pa kung sino yung mga kalaban ko. So, ayun, medyo naging kampante kami nung mga nakaraang buwan kasi nag-i-expect kami na next year pa yung magiging laban. So parang naging relax kumbaga. Pero clarify lang natin, ano to, late booking ng laban o ikaw ay short notice replacement? Parang ganoon na nga. Yung kasi ano eh, 2 weeks lang eh. 2 weeks. So short notice replacement ka lumalabas. Parang ganoon. Balik tayo doon sa naging laban. Nung nakuha ka ng takedown, ano ang na-feel mo? Talaga bang ganong kalakas yung top game niya o tingin mong kaya mo naman somehow? In what way kaya mo naman? Nandun yung ano ko na kaya. Kasi nababaliktad ko nga eh. I mean, hindi ko alam, parang yung mind ko hindi talaga prepare yung ewan ha, pero parang pangit sabihin na yung mind hindi prepare para sa fight. No? Kasi pero yun, sa tingin ko naman kung talagang training na solid, nabigyan lang sana ako ng medyo matagal-tagal na notice, baka kasi meron akong naging ano eh, sila gym boy, mga wrestler. Medyo na nabigyan na kami ng na naturuan ako ng takedown defense. Tapos ayun, kaso siguro nga kulang yung time namin. Okay. Si gym boy panlita to, no? Itong tinutukoy mo. So nabigyan ako ng naturuan ako mga takedown defense. Ayun. Pero ano kasi, parang hindi sapat yung time namin. Ramon, yun nga, si Eko Roni Saputra, pag-hype sa kanya ng one, ang pag-market sa kanya ng one, champion wrestler, champion elite, kumbaga na grappler. Based on your experience, kasi may mga grapplers na maparaan pero hindi naman malakas. May mga grapplers na malakas pero dinadaan nila sa lakas yung grappling kumbaga. Based on your experience having faced si Eko Roni inside the one circle, anong masasabi mo dun sa level of grappling niya, sa style of grappling niya? Talagang ano ba, obvious or kumbaga parang naramdaman mo yung pagka elite niya na grappler na? Nandun yung na-dominate talaga sa ano yung sa grappler, sa wrestling. Medyo na
or hindi talaga ako malakas mag-takedown defense, pero ayun, malakas. Kasi natumba ako eh, na buhay. So talagang elite na wrestler. Ayun. Ayun. Tapos, tinitignan ko yung record mo ngayon. Halos 1 year pa lang naging ano mo, no? Ang naging pagitan mo from fights. Parang November last year ka ba yan? O nang lumaban? Ano lang? December. Yung ganun katagal na, syempre, December, yun. Syempre, nung normal na times, fairly active ka as a fighter. Siguro twice ka lalaban sa isang taon. Gano ka naapektuhan nung fact na first, once ka lang lumaban in a span of siguro 11, 12 months? Ano, sobrang affected kasi due to pandemic. Medyo ewan ko pero parang nawalan ng gigil ng mag-training. Pero nung nag-ACQ, talagang ginawa namin yon para talaga mag-training nung talaga total lockdown. Ang ginawa talaga namin nun, nag-training talaga kami ng gusto. Tumira na kami sa gym. Pero nung nag-loop na yung quarantine, medyo nalalo rin kami. Kasi nga, kasi may trabaho din ako. So, nag-focus muna kami sa trabaho tapos nag-expect kami na kasi wala talagang laban eh. Wala kami nakikitang laban. Walang as in wala. Parang zero talaga. So, naging kanpante kami na siguro next year na laban ito. So, pero siguro, para sa professional fighter, hindi talaga dahilan ang walang training. So, dapat like naka-contract. So, kailangan laging ready. So, kaya lang, yun, mistake namin talaga yun. Mistake ko na napabayaan yung training. Hindi ko na consistent. Yun yun. Pero with all things considered, no, nasabi mo, nabanggit mo, pandemic, ang daming career na put on hold, di ba? So, ano lang, para sa'yo, gano'n ka lang ka thankful, gano'n ka lang ka saya na kahit sa lahat ng nangyayari, nabigyan ka pa rin ng pagkakataon na makapag-compete this year? Ayun, sa sobrang tagal, medyo na nawalan ng anong tawag dito? Gigil ba? Oo, yung mga ganon. Kasi grabe naman itong nangyari sa panahon ngayon. Tapos, almost 1 year, parang walang activity talaga. So, parang hindi ako na-inspire na, may laban dun. Talaga dapat mag-focus tayo kasi baka sa susunod tayo na. Ayun, yung after long time na hanggang this November, biglang, may laban ka. Yung pakiramdam na yon biglang uminit na, binigyan ako ng laban. Sobrang pasalamat ko na nabigyan ako ng laban. Kasi sabi ko, akala ko hindi na kami mabibigyan ng laban. Kaya sobrang nagpapasalamat sa One Championship na binigyan kami ng laban. Ako, binigyan ako ng laban. Kasama ako na binigyan ng laban. Sobrang masaya ako nun. Ayun. Palumpalo, para nasa pakas sa mukha ha. Silipin at sulitin ang galaw at ang baraha. Ingat sa binabangga, baka masagasa. Marami nakaharang makitid ang daan. Tahimik lang tahimik at mainit ang kalsa.